Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ayan, tanghali na. Magandang tanghali mga farmers. So welcome po ulit dito sa ating channel. So ayan mga farmers, bali dito sa update po dito sa aking tanim ng palayan na mestiza F1. So bali ika 22 days na po ito simula po na i-direct seeding. So medyo mahaba na po sila mga farmers. Ayan, mapapansin nyo. So bali i-review ko lang po dito mga ka-farmers yung patungkol po sa pag-aabono. So kung paano ko ba to sinimulan sa pag-aabono at saka kung anong mga abono na ginamit ko dito sa aking ampalaya. So simula po nito mga ka-farmers na i-direct seeding. So after 10 days, so pagka 10 days mga farmers, doon na po ako simula na mag-apply ng abono. So yung unang abono na in-apply ko po dito ay si calcium nitrate. So kahit anong klaseng calcium nitrate mga farmers, no, okay naman. Yun po ang pinakaunang abono. So depende po sa atin kung ano po yung sitwasyon ng ampalaya natin, kung okay na siya abonuhan sa 8 days. So sa akin, ginawa ko talagang 10 days. So yun, calcium nitrate po mga farmers yung una kong inabono. So nakadepende naman po sa lahat, pwede naman po tayo mag-abono ng 1620 o triple 14. So yung dito sa akin, so nakasanayan ko na kasi sa mga kapwa ko nag-aampalaya. So yung unang abono kasi ina-apply nila ay yung calcium nitrate. So lalo na po kay Sir Jupel the Farmer. So siya po yung mentor ko dito sa ampalaya kasi expert na rin po siya sa pag-aampalaya. So yan lang po mga ka-farmers sa edad niyang 10 days. Calcium nitrate. So bali yung timplada ko dito sa 16 liters po ay isang lata po ng calcium nitrate. Tapos sa bawat puno naman po mga ka-farmers ay isang lata rin kada puno. So yung ginawa ko po dito ay every twice a week ako nag-aabono sa ampalaya, or pwede naman po gawing natin na every 3 days. So sa ika 13 days naman yung mga ka-farmers ay bali nag-switch na po ako sa 1620. So isang lata pa rin po na 1620 sa ika 13 days. Tapos sa pagka pangatlong abono, so 16 days na po yun mga ka-farmers ay 1620 at saka isang lata na 1620 at saka kalahating lata po ng urea. So nag-a-add na po ako ng dinadagdagan ko na rin po yung nitrogen. Para mas lalo pong maitulak niya po yung kanyang talbos pataas. So yun pong yung ginagawa ko, nagdadagdag ako ng urea para mas lalo pa siyang lumago. So yun lang po mga farmers, nakadepende po sa atin kung ano po yung style natin sa pag-abono. So pwede naman natin na every 4 days. So dito sa akin, twice a week po talaga ako nag-aabono mga farmers para mas mabilis po kasi medyo magastos po siya. Hindi naman po mga farmers na ibig sabihin na magastos kung dalawang beses tayo nag-abono. So konting abono lang naman yung ginagawa, yung nilalagay natin dito sa ampalaya. So sa ngayon, sa panglimang abono, sa ika 22 days nito ng mestiza F1 ay dalawang lata na po ito ng 1620 yung nilagay ko at saka kalahating lata pa rin po ng urea. So dito po imimix ko po ito dito sa 16 liters at saka ganun pa rin mga ka-farmers, isang lata pa rin po ng sardinas sa kada puno. So ganun lang po katipid. So dito kasi ilang puno lang naman to mga ka-farmers yung ampalaya ko, nasa 80 ka puno, so limang plot lang naman ito. So hindi lang ako muna nagtanim ng talagang malawakan na ampalaya dahil meron pa tayong inaalagaan na talong. So yan, ganito lang po yan mga ka-farmers yung pag-aabono ko. So ganito lang po. Yan. Okay lang naman po mga ka-farmers, no, kahit ilapit natin sa kanyang puno. Yan, isang lata lang. Yan lang po siya. So ganun lang mga farmers, bali update ko na lang po sa inyo sa susunod kung sa pang-anim na abono kung ano na ba yung idadagdag ko. Bali update ko lang po kayo dito mga farmers sa pag-abono ko para po masundan nyo po. So yun lang po mga farmers, no, bali tatapusin ko lang po ito. So bali medyo tanghali na rin. So okay lang naman kahit tanghali tayo mag-abono.
So drenching naman po 'yan at saka ma-absorb po kagad ng ampalaya. So bali hanggang dito na lang po muna. And maraming salamat po sa sumusuporta po dito sa in channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.